So what's up, guys? Ngayon, alis tayo. Baby. Yeah. So today, you'll know what cost having a Ferrari. What's up, mga ka-chubs? Mga ka-chubby, kasi nakaisip na ako ng tawag sa inyo. Ang tatawag sa inyo, mga ka-chubby. Kasi sinis-chubby ako. Chubby na rin kayo. Mga manonood dito, mga chubby na rin, mga gusto maging chubby, mahirap maging chubby, no? Pero, syempre, ang gagawin natin ngayon, punta tayo sa shop kasi meron tayong mga repairs, merong magpapa-foil wrap, marami tayong gagawin. Doon lang tayo pupunta. At wala po akong seatbelt, mga kaibigan. Seatbelt. Okay, huwag nyo kakalimutan mag-seatbelt dahil safety first. Okay? Ngayon, nakita nyo naman description sa ilalim. Yan. Magkano magkaroon ng Ferrari? Well, bata pa lang ako, gusto na talaga magkaroon ng Ferrari. Siyempre, lahat naman ng bata gusto magkaroon ng Ferrari, Lamborghini, yung mga supercars. Pero wala naman kami pera dati kasi taga-Tondo lang kami. Taga-Tondo kami, nakatira kami sa squatters area sa Kadiwa, taga 1028 Tehama Street, Tondo, Manila ako. So, walang kahit anong way na makabili ako ng Ferrari or makapag-drive man lang o makakita lang ng Ferrari kasi wala naman dumadaan ng Ferrari sa release ng train kasi release nga yun, di ba? So, ha, okay. Ay, okay. Tapos, ang ginawa ko that time is I'm a registered nurse. Nagtrabaho sa United Doctors Medical Center. Then, hindi siya naging maganda yung naging nangyari. So, nag-end up ako sa Front Row International. Then, mahirap. Nagsimula ako, hard work talaga. Ginawa ko ng sobra-sobra. I sacrificed everything. Wala ako sa birthday ng lahat ng family members ko. Wala ako sa kahit birthday ko. Nagwo-work ako. Pumunta ako ng ibang bansa. Nag-Dubai ako kasi nag-open yung Front Row doon. Then, bumalik ako ng Pilipinas. I travel all over the Philippines. I travel almost half ng UAE para lang to work hard. Para to get what I want. Then, 2000, I think November 2018. Kasi, November 2018, nakapag-ipon na ako ng sapat na pera para makabili ng Ferrari. I bought a Ferrari California here in the Philippines kasi, top down to eh. Kaya lang wala naman ako balak buksan kasi nga mainit, nasa Pilipinas tayo. Pero baka mamayang gabi bago ako umuwi, pakita ko sa inyo, top down to. Second, the Ferrari California is the most comfy na Ferrari na ginawa. Magkano yung Ferrari, tsaka magkano yung maintenance, tsaka magkano yung kailangan mong pera para magkaroon ka ng Ferrari? Well, this Ferrari is 16 to 18 million pesos. Ito yung certain model na to. Ang maintenance niya, for a regular car, for example, naka Honda Civic ka, or naka, don't get me wrong ha, one of my favorite cars is the Honda Civic. Hindi ko makakalimutan yung FD ko kasi sobrang paborito ko yun. Kasi drop mo lang, basta Civic, drop mo lang, lagyan mo ng mags, over. Kill. Sobrang ganda na. Even yung SIR na, nangarap din ako magkaroon ng SIR. Ano pa ba mga paborito ko? Hyundai Genesis, paborito ko rin yan. Kasi comfy. Kasi I'm all about comfortability now. So, yun. Ang regular na Honda Civic, kapag ka nagpalit ka ng... Pag nag-change oil ka, pag nagpa-service ka. Nagpa-service ka siguro, change oil, blah, 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 blah. Mga 10,000 pesos. Actually, malaki na yan. For a Ferrari, it's 50,000 pesos. So, yun yung mga service ng service pa lang yun ng Ferrari. For a regular car,
pag natira yung suspension mo, siguro 7,000, 8,000 pesos. For a Ferrari, it's 30,000 plus. 30,000 up. Depende sa gusto mo na suspension. Rims, wala ka mahanap na kasukat kasi nga it's Ferrari. It's 114.3. So pero yung lapad niya kailangan specific for Ferrari kasi parang mahirap siyang, kaya nga wala pa akong rims for the Ferrari, pero the Bentley, yung Bentley ko nagkaroon ako ng rims kasi nakapagpadala ako din sa Pilipinas. So this Ferrari, wala pa akong rims. Ano pa? Well, perks naman para ano, para magka-Ferrari. Well, una, head turner siya. Kaya ako nag-tint kasi mahihain talaga ako. Well, sige na, paniwalaan niyo na. Second, it's fast. Yeah. It's mabilis siya. Mabilis siya. Hindi ka mabibitin sa mga curbs, sa mga stretch, sa mga overtake. Hindi ka mabibitin. Pangatlo, it's every boy's dream to have a Ferrari. Hindi ko rin na-imagine yung sarili ko magdadrive ako ng Ferrari. Ferrari. Joe Romano! Alam mo yun? Isang batang tondo na nagtatawa na ng maraming tao, called by many names. They always judge me kasi puno ako ng tato buong katawan. Alam niyo naman ng mga tao, dinajudge ka nila, depende kung ano itsura mo. Subdivision namin, ang tawag sa akin, drug lord. Kasi nakita sila ng isang mataba na maraming tato, na maputi, Chinese looking. Tapos nakita sila lahat ng mga black na sasakyan kasi lahat ng sasakyan ko black. Cadillac Escalade is black, my Ferrari is black, my Bentley is black, my Dodge Challenger is black. So nakita sila lahat ng black na ano, na auto, lahat ng heavy tint. So ang akala ng mga tao is drug lord ako. Ito ba namang matabang to magiging drug lord ko kung di ba ng mga adik yung mga hayop na yan? So ayun, yan ang talent natin ng mga tao. Hindi naman ang Pilipino, maski naman sa ibang bansa. Ang talent natin is mag-judge tayo ng tao without us even knowing them. So, ayun. Mamaya, maraming pa tayong gagawin. Pagpunta ako ng shop ngayon, may mga tanggap tayo. And then, let's see kung ano mangyayari mamaya. We'll be right back.
follow ko sa social posts at my custom painted body kits. Okay na rin ako ngayon. So, tinanggal ko na yung bubong para makita niyo yung invertible. So, oh my god. May tumawid sa kalsata. Mabangis. Pag ni-start mo yung kotse mo, magigising lahat ng mga kapitbahay mo. Saka mabibigyan ka lang notice. Nabigyan ako ng notice sa bahay na sobrang lakas nung sakyan. Pero bubundan, dyan. Bubundan na yan. Tiwala ka sa akin. Overall, sobrang sarap ang kalan. Bilis nila, inaharurutan ka, kahit wala ang ginagawa. Hindi ko rin maintindihan. Pero every time na mayroong mga nakaskab, mga naka-tudor, kinaupapakit ng brand sa kotse, pag nakita lang ka Ferrari ka, sa salita kasi namin sa mga kumakarera, maintindihan nyo ako. Gusto nyo laging bumitaw. Gusto lagi nila na harutan ka, tapos babalik, dediretso. Yun yung trip nila. Kaya ako naman, din naman ako pumatatol. Kasi not because I have this car. It's just because na sayang sa gas. Sobrang mahal na gasolina, no? Hindi ako mag-aaksaya na gasolina sa mga ganyan. Tsaka, alam yun, I'm way past that. Ten taon na rin ako. Just always remember, if you have all the money in the world, kahit you have the Bentley, the Ferrari, the Lamborghini, or kahit ano supercar, ang tip ko lang, always remember, you're blessed, and you need to share the blessing na meron ka. Kasi hindi lahat ng tao nabigyan ng opportunity na meron tayo, o meron ka, na makapag-drive ng mga ganitong klaseng sasakyan. Madali ba o mahirap? Madali siya in a sense na nung bago siyang pinili, sobrang excited ako, hindi ako nakakatulog. Mahirap ba? Mahirap kasi minsan, kapag in-start mo yung kotse, kahit di ka kakalala ng kapitbahay mo, feeling nila mayabang ka. But always remember guys, na nakatingin siya si God, o si Allah, or whatever we call him. And ibe-bless niya yung mga tao na nagpapakababa.
I'm sharing you this video not because na gusto ko makita ng buong Pilipinas. I own a Ferrari. I'm one of the Ferrari owners. Pinakita ko tong video na to para makita ng mga tao na kahit galing ka sa wala, basta kaya mong paniwalaan, pwede ka magkaroon. Hard work, perseverance. Sa case ko, ako front row ako. So I'm so blessed being front row. It took me 9 years bago Ferrari's front row, pero feeling ko blessed pa rin ako kasi maraming tao, they spend half their lives na nagtatrabaho pero walang nangyari sa kanila. It's a blessing na I'm willing to share to all of you guys. If you wanna know about front row, DM nyo lang ako or PM nyo ako sa Facebook. Ang Instagram ko is Mark Dragon Cruz. Ang Facebook ko is Mark Anthony Cruz. Pero wag na Facebook. Baduy na dun. Ano na tayo? Mag Instagram na lang tayo. Ay kuya. Lapit tayo lang sa bahay natin. So I hope may natutunan kayo ngayong araw na to. Dito sa simple vlog na to. Marami rin akong ginawa kanina, may ginausap kami kanina for front row. May inis na gasa kami ng mga damage ng sasakyan. Makikita nyo naman sa kanina kung baka maraming kasi ginagawa namin sa shop. So that's one of my messages. Slowly, that's the road to see next week. Kasi ito naman tayo sa isang business ko sa Merizal. Then, that's all. Remember, mga kachabi.